Yes, kasama Robert. Magandang umaga rin sa iyo Apo, at sa inyong mga tagapakinig. Opo, sir. Ang unang tanong namin, kumusta po ang sitwasyon ng mga dams natin ngayon? May mag-overflow ba? So, yung mga dams natin na may na-monitor dito sa Luzon area, meron na po tayong ilang dams na nakabukas or nagpapawala ng tubig. Dito nga po sa may bandang Isabela, ito po yung Magat. And dito po sa may bandang Benguet, yung Ambuklao, Binga. And doon po sa pinaka-downstream na nasa Pangasinan, which is yung San Roque. And dito po sa bandang Bulacan, ito pong Ipo Dam. Nakabukas na rin po siya at nagpapakawala na rin po ng tubig. Sir, kapag sinabi po natin nakabukas at nagpapakawala ng tubig, bigyan lang po natin ng ideya yung mga kababayan natin, lalo na yung malapit dyan sa mga dam na yan at sa mga pagbabagsakan pa, gaano karami yung mga pinapakawala po ng tubig dito at magdudulot ba ito ng pagbaha? Actually, isa-isahin ko na lang. Opo, like sige po. Ito pong Ipo Dam, meron po siyang one gate opening na meron po siyang height na 0.3 meters yung gate. At meron po siyang total discharge or estimated discharge na 47.90 cm. And ito naman po rin sa may, nabagit ko kanina, yung Ambuklao, Binga, and San Roque. Yung pong Ambuklao, meron po siyang gate opening na one gate and 0.50 meters at total discharge na 73.77 cm. And yung nasa downstream ng Ambuklao, ito nga pong Binga, meron din po siyang 2 gates na opening at a total of 1.0 meters yung height. Bali, yung dalawang gate is tag 0.5. Opo. And may total discharge po siya na 116.44 cm. And yun naman pong sumasalo dun sa tubig na pinapakawala ng Ambuklao, Binga, Binga to San Roque. Meron na po siyang 1 gate, 0.50 meters, and total discharge of 53.90 cm. And ito naman pong Magat, so yung nabagit ko rin kanina, nasa may bandang Isabela, meron po siyang gate opening na 1 gate, but medyo mataas po siya, 2.0 meters po yung height niya, and may total discharge po siyang 300 cm. At dahil po, paparating ay may bagyo pa tayo, may mga ulan pa na ibinubuhos. Paano to, sir? So continuous naka-open itong mga gates na nabanggit po ninyo? Posible po hanggang sa bumaba po siya. At yung nga po para po ang kasi ang ginawa po nila is parang preparation dun po sa paparating na sunod na bagyo. And at saka dun sa kasalukuyan at dun po sa susunod na paparating pang bagyo. And ito nga pala, sir, mga lugar na posibleng maapektuhan. Ay, sige po, sige po. Bagit din po natin. Ah, sige, sige po. Bali, ito pong Magat. Ito pong municipalities of Don Ramon, San Mateo, Aurora, Kabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Naguilian, and Gamo. And ito naman po yung sa posibleng maapektuhan. Ito naman sa pagpapakawala ng San Roque, Binga, at Ambuklao. Pero sa muna po, actually yung sa Ambuklao, wala naman po ganong maapektuhan barangay. But ito pong Binga, meron po dalawang barangay doon sa downstream. Ito po yung Dalupirit and Tinugdan barangay. Then papunta po siya sa San Roque. Yung pong San Roque, ito po yung mga barangay naman. Bayan, actually, bayan to. Bayan. Sa San, itong San, San Manuel, Roque Dam. San Nicolas, Tayog, Santa Maria, Asinggan, Villasis, Alcala, Bautista, Rosales, and Bayambang. Barito naman po yung maapektuhan o yung dadaanan ng tubig baha sa pagpapawala po ng tubig ng San Roque. And ito naman po sa Magat. Dun sa Ipo Dam pala po, Ipo Dam. Ipo Dam, ang kanya pong Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Laredel, and Hagonoy. Bali, yun po yung mga nabanggit na municipalities. Opo. Ang posibleng pong maapektuhan,
ng pagpapawala po ng tubig ng mga dams natin. Mm-hmm. Sige po, Sir Juan. Kami po itatawag ulit sa inyo, makikipag-coordinate kapag may mga development po dyan. Kung hindi kakayanin yung mga present opening ng mga gates din, kung magbubukas pa ulit para mas mabigyan po natin ng guidance yung ating mga kababayan. Sir, marami salamat po sa inyong oras. Yes, sir. You're welcome po. Lagi lang po kayong tumawag just in case kailangan nyo ng information para mabisuhan po yung mga kababayan natin. Yes, salamat po.